Hi everyone, welcome to my channel. Thank you for tuning in. Ngayon dito sa Sacramento, very cloudy siya, medyo malamig, 59 degrees Fahrenheit ang weather namin ngayon dito, Thursday. So, ang gusto ko lang i-share sa inyo mga friends ay tungkol sa neighbors namin na very thoughtful. Meron kaming dalawang neighbors na retired na sila, mag-asawa, tapos wala silang kids. So, sa ngayon, na-retired na sila, ang ginagawa nila, travel-travel sila sa iba't ibang mga lugar. So, since walang naiiwan sa bahay nila, tuwing aalis sila, mag-vacation ng mga 5 days or more, they let us know ahead of time. Then, they give us their information, yung mga contact numbers nila. Kinukuha din nila yung contact number namin. Tapos, they are requesting us na kung pwede, habang wala sila, tignan-tignan namin yung bahay nila from the front lang naman. So, yun ang ginagawa namin. Tinitignan-tignan din namin yung bahay nila. Hindi naman kami pumapasok doon sa loob ng bahay nila or anything. Pero they just want to have somebody na wina-watch din namin yung front ng house nila. And then kung, kasi makikita mo naman kung something is wrong from the front. Tapos para matawagan sila kung kailangan. At saka may binigay din silang contact number ng relative nila na pwedeng pumunta dito sa bahay nila right away kung sakali. So, itong last na nag-travel sila, tagpunta sila sa Florida. And siguro mga naka 7 days sila doon. Nag-cruise. Dito sila, ito yung sinakyan nila, Princess Cruises sa Florida. So, nagpunta sila sa Florida, mga 7 days sila doon. So, and ngayong bumalik sila, napaka-thoughtful talaga nila. Yung pagdating nila, binigay nila sa amin to, chocolate, gourmet mint truffles, milk chocolate. And I know na binili nila to doon sa mismong ship siguro to share with us kung ano man yung na-enjoy nila doon. Kasi napakaganda nung picture nila na pinadala nila sa akin while they were on vacation. Tapos ang isa pa nila friends na binigay, ito, Mary Callender's Restaurant and Bakery, MC, it's a pie. Ayan. It's a lemon pie, mga friends. Na freshly baked nung binigay nila sa amin. Ito, friends, pasensya na halos nahati na namin. halos nakalahati na namin yung pie. Gusto ko lang i-share sa inyo. It's a lemon pie. Parang kagaya siya nung Braso de Mercedes sa atin. Pero ito, lemon lang yung feelings niya. And they are very thankful talaga. At saka kami din na neighbors nila, very flattered din kami na yung kahit na hindi pa naman kami ang pinakamatagal na neighbor nila dito, pero ever since nung dumating na kami dito, tuwing magta-travel sila, sinasabihan nila kami. And it's a good indication na nakikita naman nila sa amin na we are good neighbors. In the past, kasi hindi pa ako nagbablog noon, the last time na nagpunta sila sa Las Vegas, they gave me this one. They gave us this one, Las Vegas calendar. Nung 2021 sila nagpunta doon. So, 2021 pa lang noon, we already have this calendar na ngayon ay very useful dahil 2022 na ngayon.
And alam niyo naman mga friends, itong calendar ng Las Vegas eh, it has very nice pictures talaga about Las Vegas, di ba? So, very nice. And sa akin kasi, very useful tong ganitong calendar kasi I put my mga appointments dito. Sinusulat ko para hindi ko siya makalimutan. Aside from putting it in my phone. Yung previous na vacation pa nila noon, as far as I remember, ang binigay din nila noon, brewed coffee and a chocolate din. So, mahilig silang magbigay ng chocolates. Kung saan man yung pinupuntahan nila, that's where they buy kung ano yung binibigay din nila sa amin. So, it's very good to have thoughtful neighbors and we can also see yung parang trustworthiness namin as a neighbor to them. And usually, pagka nasa vacation sila and naka-receive sila ng email na nakatanggap sila from FedEx or from UPS, ganyan, i-text lang nila ako and sasabihin nila, i-request nila, can you please keep the parcel or the box for us for right now, ganon. So, kaya talagang very thankful sila na kahit wala sila, eh, somebody is looking over their house or whatever things that we can do for them. Isa yan, friends, sa pagkakaiba sa atin sa Philippines. Kasi sa Philippines, alam nyo naman, lahat ng kapitbahay natin, kilala natin, di ba? Yung pupunta ka doon kahit hindi kailangan ng appointment, punta ka lang doon, magbibigay ka ng ulam or bibigyan ka nila ng ulam or manghihiram ka ng something, manghihingi ka ng halaman. So, it's so different right here. Dito sa US, mga friends, and dito kami sa Sacramento, California, friendly naman yung mga neighbors namin dito. Pagka nagkasabay-sabay kami dyan sa labas, wave-wave lang, hi, hello, hanggang dun lang. We don't actually go in sa bahay nila, they don't come sa bahay namin, not unless na iimbitahin mo ang mga neighbors mo, then they will come. Pero kung wala kang pasabi, hindi sila pupunta or hindi kami pupunta doon sa kanila. So, yan ang isang pagkakaiba ng life natin, friends, dyan sa Pilipinas at saka dito sa Amerika. So far, yan lang ang gusto kong i-share sa inyo and I hope to see you on my next video. Thank you everyone. God bless us all. Bye!